guys, welcome back to my channel. Ang inyo po bang minamahal ay saksakan ng hilig? Yung banti po na nakakaiyamot na dahil siya po ay ang dating nga eh, kahit ibang tao ay iba ang tingin na niya at manyakis na ang dating. Yan eh, meron tayong bossing na tagapanood na nagtatanong po sa atin na kung ano daw po ang gamot para hindi natigasan ang kanyang mister. Lalo-lalo na sa kanyang kabit. Ayan. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan na hindi na po siya titigasan kahit kanino. At kumbaga eh, mababawasan kung siya ay titigas sa inyo lamang. At kung siya ay halimbawa sobrang hilig, mababawasan siya sa inyo. Pero pagdating sa iba, dead man na siya. At hindi niya na, kumbaga eh, never na siyang magnais pa. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakahirap po ng mga ganyang sitwasyon dahil naranasan ko din po yan. Alam niyo po ba yung tipo na magkasama na kayo? O niya, nakasakay kayo sa jeep. Magkasama na kayo. Aba, walang niya mo eh. Yung mismo kaharap niya, yung pang nahihiya sa inyo eh. Kasi may kasama, pero yung mister mo, yung kani-kanino nakatingin, nakakabugnot, nakakaiyamot kapag kano. Kaya ako eh, parang pinuwersa rin niya ako na lutuin siya ng hustong-husto sa mga ganyang ritual, sa mga panggagayuma at saka kung ano-ano pang ginawa ko na ako mismo ay natatawa. Bahala ka sa buhay mo. Dahil ikaw rin naman nagturo sa akin, ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ang mga ganitong sitwasyon, di ba? Kung siya ba naman hindi garapal na tao, eh gagawin ko ba naman yon? Eh garapalan eh. Minsan eh nawawala pa. Halimbawa, naglalakad kayo sa mall. Aba, kasabay mo. Abay, biglang nawawala. Sabi niya, siya pa ang galit. Pumasok daw siya sa butik. Saan butik? Hindi kita nakita. Hindi naman masabi-sabi. Tuturo. Basta doon, di mo ako nahanap. Ikaw may kasalanan. Pangungunahan niya na ako ng galit. Ganyan po yan, yung mga gumagawa ng mga ganyan. Yan pa yung ano, kumbaga, hindi sila papadarang. Kaya kung ako po sa inyo, maipapayo ko lamang sa inyo, ay dadarangin nyo na kayo po ang mangungunang magalit. Kasi once na kayo po ay napangunahan ng galit, ay nako, siya po eh magsisiga-sigaan sa inyong relasyon. Kaya matik po yan, huwag kayong papatalo. Kayo po ang dapat ang mas galit. Kasi once na yan ay nakaugalian na, ay nako, gagawin po niya ng asal. Tapos, ito pong ritual na ito ay gawin ninyo. Kumbaga eh, ba, ikaw, ganun ang inyong iisipin. Ikaw naman ang nagturo rin sa akin kung bakit ko gagawin yan. Dahil sa sobra mong hilig, malibog ka. Ganon po yung mga gagawin nyo. Pero hindi nyo nasasabihin sa kanyang harap. Kasi lalo't hindi pa po natalab, di bali sana kung tumalab na. Kasi kapag po sinasabi nyo kaagad sa kanya, lalo't kakagawa nyo lang at hindi pa natalab, ay hindi po yan, magagalit pa sa inyo. Mag-aaway kayo, pero once na tumalab na po yan, nako, kahit sabihin nyo sa kanya ng harap, sabihin, ginayuma ko na yan, nako yun eh, pinainom ko ng ganyan, kung ano nung ginawa ko sa ano niya. Tatawanan pa kayo sa isipan nyo po, luko-luko tong taong to. Tanga, nagawa ko na lahat lahat, tatawanan pa. Kasi nga po, tumalab na sa kanya. Pero yung tipo po na hindi pa natalab sa kanya, tapos ichinika nyo na, ay mag-aaway kayo niyan, madidiri yan. Sabi, yak! Pinainom mo ako ng gano'n. Nako, ganun po magiging sitwasyon. Pero kung yan po ay naluto nyo na ng husto, kahit harapan, kahit maraming kaharap, sabi nyo po, ginayuma ko na yan, wala na yan. Tatawa pa yan. Paano ano? Alam ba, marami kayong mga magkakaibigan. Kasi, uy, ang bait mo. Kumbaga, dyan pa lang sa mister mo, panalo ka na. Kumbaga, ikaw naka-jackpot na. Aba, sasabihin mo, aba, di ba, katabi mo siya. Aba, dati-rate, ayan sakit ng ulo ko. Pero ngayon, ginayuma ko na yan. Kahit karap niya siya, yan pinainom ko ng ganyan-ganyan. Nakangiti pa yan. Hindi yan magagalit. Kasi, lutong-luto na sa gayuma. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, ay kailangan, bago nyo i-broadcast yan sa kanila, sa kanya, ay kailangan lutong-luto na yung tipong pangitana na talaga naman tumalab ang gayuman na inyong ginawa. Pero once na, bago-bago pa lamang at hindi pa natalab at kayo po eh dinakdak nyo kagad, wa effect na po yan. Kayo ay
mahihirapan na nagawin yung mga ritual kasi alam niya na, kumbaga mag-iiwas na yan, kumbaga halimbawa papatimpla ng kape na napakadali namang gawan ng kung ano, yan ay hindi na magpapatimpla kasi alam na yung gawain nyo kasi na-broadcast nyo kaagad. Kaya kailangan huwag nyong pagsasabi, lalo't hindi pa po tumatalab. Ganun po yon, kasi mahirapan na kayo na gawan sa kanya kasi alam niya na. At mag-aaway pa kayo at mawawalan niya ng tiwala sa inyo. Kailangan tumalab muna ang lahat ng ritual na inyong ginagawa bago niyo i-broadcast. Kagaya ng ako, kagaya ko po, kaya ng mga sinishare ko sa inyo kasi nagawa ko na, tapos na. Kaya ko nga po sinishare sa inyo ay base sa aking karanasan. Ayan. Ito po ay ilan sa mga napakabisang pamamaraan para hindi na siya libugan pa sa iba. Kumbaga, hindi na siya titigasan pa sa iba at sa inyo lamang. Ito po ay ilan sa sobrang bisa. Kaya ito po ay bawal na testing sa iba. Ito po ay payo ko lamang sa inyo. Bawal po ang testing-testing. Lalo trip nyo lamang yung isang tao na ma-testing. Sabi nyo, matignan nga ito. Kung ito ay gaganyan. Nako, sa inyo po ang karma. Basta lahat po na aking mga ginagawang ritual at tinuturo po sa inyo. Lalo't wala naman po ginagawang masama sa inyo at gagawa nyo ng ganito ritual, ay sa inyo po ang karma. Basta kayo po ay tatapikin dahil sa ginawa ninyong ritual na hindi naman kayo inaano ng tao. Ito ay para lamang doon sa talagang nakuukol. Halimbawa, kayo ay naagrabyado or kaya po yung taong ito ay sobra-sobra ng kasakitan sa kalooban ang ginagawa. Kumbaga, ang dami ng minamanyak or kaya ang dami niya ng mga nakarelasyon na asawa mo ay alam mo, may mga ganyan. Asawa niya, alam niya na sobrang manyakis ang kanyang asawa. May mga ganyan. At kagaya ng bossing kong manunood, ay ganun ang kanyang nararanasan. Kaya siya ay naghihingi sa atin ng payo kung paano po ito mawawala sa kanyang mister. Dahil ang tanda na nga rin naman, kailangan na rin naman. At kahit daw sa kanya ay hindi na, basta totaling wala na. Pero ang aking ituturo, sa inyo po ay pwede pa. Pero sa iba ay mawawala na talaga siya ng gana. Kumbaga iwas na rin ito sa mga tukso kasi tatabangan na siya. Ano po ang mga kailangan natin? Kailangan po natin ng karot. Ngayon, itong karot natin or kaya banana. Pwede rin po ang banana. Ngayon, itong ating karot ay hihiwain po natin sa gitna. Tapos, aalsin po natin yung mismong nasa ano. Kumbaga yung mismong sa gitna niya, di ba may bilog pa po to. Inyo po siyang aalsin. Pati po yung ilalim. Diba, hinatid po natin. Ito po, ating aalisin yung laman. Pero hindi lahat, yung konti lamang. Kasi papasukan po natin ito ng sili. Pwede po siling buo, or kaya po ay chili powder. Kagaya po nito, chili powder ko. Nasaan na ba yung chili powder? Yan, hinanap ko pa po. Pasensya na kasi ina-expect po, nasa plastic siya, nasa tabi ko lang. Nilipat pala ng mister ko sa mismo nalagyan. Hello, bongga, talagang pinaganda pa ang chili powder. Itataktak lang naman sa kanya. Ayan po ha. Ngayon, dito po natin siya, eto po, dito po natin siya ilalagay. Ngayon, kuwitin nyo mismo ang loob. Pagkatapos po, pati yung kabila. Kuwitin nyo, mas malaking bulwang, mas marami tayo mailalagay. Ngayon, lalagyan po natin siya ng chili powder yung loob. At pagkatapos, kumuha po kayo ng larawan yung cute size lamang ng inyong mister. Magpa-develop po kayo kung kalalaki ng inyong larawan ay kailangan po ng cute size. Yung maliit lamang. Na ayun, basta kahit hindi whole body, kahit half lamang na cute size. At pagkatapos po niyan, pero okay po yung whole body na cute size, sabihin nyo po doon yung cute size lamang. Kasi meron akong picture na gano'n ng mister ko, cute size, pero whole body pwede po siya. Tapos po, isulat nyo po doon sa likod ng kanyang larawan ay pito po na tunay na pangalan at ipilido. At pagkatapos, ay i-roll nyo po siya. Tapos, ipasok nyo po siya dito sa ating karot. Ipasok nyo po, kabilaan. At pagkatapos, chili powder. Lagyan nyo rin po ito ng paminta. Paminta. At pagkatapos, kailangan din po natin ng tali. Kahit anong kulay ng tali, cord po natin. Pagkatapos po nito, ay pwede po natin siyang itapon sa malayong malayo or kaya ibaon po natin to sa may kanluran. Yan po ay malayong malayo na never na po siya na siya po ay matutukso or titigasan pa sa iba. Ang talab po nito ay mga siguro ginawa nyo ngayon, mga 1 week
mapapansin niyo po siya na siya ay parang wala sa mood. Tapos ano, pero hindi po siya magkakasakit. Kumbaga, malabo na siya sa mga ganong sitwasyon na siya po ay titigasan pa or kaya siya po ay malilibugan pa sa iba. Halimbawa, namasyal kayo sa mall. Hindi na kayo magkakaroon ng ano sa kanya na tingin siya ng tingin sa iba. Kumbaga, magkakaroon siya ng, kumbaga ikaw ay maa-appreciate niya yung mismong asawa. Pagkatapos, yung pag nanasa sa iba, mawawala na po yun. Mapapansin nyo naman yung sweetness niya sa inyo ay ang laki ng pagbabago. Lalo-lalo na kagaya ng bossing ko manonood na, kumbaga napapansin niya na tabang na sa kanya ang kanyang Mr. Ultimo yakap, eh, hindi na daw siya nayayakap. Ito po ay magiging showy siya sa inyo. Tapos pagdating sa iba, dead man na lang. Kumbaga, maa-appreciate ka na niya. Kumbaga, nalipasan lamang. Kasi ganun po yun, nalilipasan naman po talaga yun eh. Lalo sa tagal na ng relasyon ninyo at lalo't umabot po kayo na matanda na, ay nalilipasan po talaga sa ganyan. Kasi syempre, ikaw ba naman, laging bagoong na lamang. Eh, syempre, natikim naman po yan ng mga ibang putahe. Charot lang. Ayan. Ngayon po, ito po ay napakabisa. Basta kailangan, hindi niya po malalaman at ito po ay sikretong malupit kahit kanino ay wala po makakaalam. Kasi once may nakaalam po ng mga ganito ritual, yan po ay possible ay hindi po na natalab. At pagkatapos, di ba, meron na po siya doon, napasukan na. Idudukson nyo lamang po siya at ito ay ibabaon na natin sa may kanluran. Ganun lamang po ritual. Tapos nasayaan nyo lamang po siya doon. Basta kailangan, mag-antabay na lamang kayo. Ang gagamitin po ninyo ay talas ng inyong pakiramdam at ganun din ang inyong mata kung ano ang magaganap. Kasi syempre, makikita po ninyo na siya po ay dead man na doon sa mga iba. Tapos yung tipo ba na kung may mistress man siya sa ngayon, ay malayo na siya po eh, ano, kumbaga, yung babae mismo ang iiwan sa kanya kasi nga, wala na. Kaya ako po sa inyo, mga misis, at nagawa, at ganyan po ang pangyari sa inyong buhay, at gusto nyo na mawala na siya, pero wag naman yung gagawin yung medyo bata-bata pa. Ang ibang ritual po inyong gagawin kasi kawawa naman po siya, kasi baka ultimo po kayo ay ayawan nyo na siya kung halimbawa bata-bata pa, at gagawin nyo agad ng ganito ritual. Ito po kasi bossing nating manonood, ay talaga namang may edad na, kaya gusto po niya ay mawala na. Pero ito ritual kong ito, hindi ko siya tinodo. Hindi ko siya nilagyan ng iba pa na ultimo sa inyong asawa ay mawawala. Kaya okay lang din po kahit gawin nyo sa kanya kasi doon naman po ito sa mistress mawawala ng gana at ganun din po yung sa iba. Halimbawa, magkasabay kayo. May magandang babae, talaga naman napakaganda na kahit ikaw babae ay mapapalingon sa kanya, ay hindi na niya yan titignan, kumbaga dead man na yan sa kanya, na umay na siya, magkakaroon siya ng umay factor sa ganitong sitwasyon, kumbaga hindi na siya titingin pa, sa isip niya, naka, pinagdaanan ko na yan, ganyan po ang ganapan po nitong ating karot na nilagay po yung larawan niya dito. Yan po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para po hindi na talaga siya tigasan at sa inyo na lamang siya mga misis. Basta kailangan, bago po ninyo ipagsabi, ay tumalab na muna kasi once na hindi pa natalab at napagsabi nyo, wa effect na po yan. Tapos, hayaan nyo lamang po siya doon hanggang siya ay mabulok. Huwag nyo nang huhukayin. Wasabi na unyo na lahat ng ritual na ating ginagawa. Hindi na po yan hinuhukay at tinitignan muli ha. Kasi mawawala na po yun ang visa. Hayaan nyo lamang po siyang nakabaon doon. Mas importante or mas maganda pa po, mas damihan nyo yung kuha ng sa loob para mas marami kayong mailagay ng chili powder. Para hayaan nyo po siya doon. Yan. Yan po ay ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan para wala na si Manoy. Kumbaga hindi na siya tigasan sa iba, correction. At siya, kumbaga sa iyo naman, hindi siya na magiging ganun kahilig na. Ayan. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Ang lagi niyo po tatandaan. Kung kayo po may mga kahilingan at sobrang sama ng inyong pakaramdaman at ang inyong po loob, itaas niyo po yan sa Panginoon at yan po ang numero unong makatulong po sa inyo. Tapos, sabayan niyo po ng ganitong ritual. At kapag ka nag-join force po sila, yung itaas at ito pong mga ganitong ritual, ewan ko lamang kundi lahat ng mga ninanais niyo ay matupad. Yun lang po guys. Salamat po.